Ako ay nasa langit, ang aking patuto, Joshua Monguti, nagtanong ako sa Diyos ng ilang tanong na hindi ko maintindihan o mahanap ang mga sagot. Dumating ang Diyos at upang sagutin ako, dinala niya ako sa langit. Ito ay noong taong 2011. Isa sa mga tanong ko ay, ano ang tungkulin ng lahat ng ibang relihiyon, ang mga Hindu, Islam, Babylon System, Roman, at iba pa, ay naglalaro sa plano ng Diyos. Alam kong tiyak na ang nobya lamang ni Jesus Kristo ang magmamana ng langit. Ako ay nasa langit, ang aking patuto isang boses ang tumawag sa akin, Joshua, bumangon ka at sumunod ka sa akin. Agad akong dinala sa isang lugar na hindi ko makilala hanggang sa may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Tinignan ko kung saan ang galing yung boses at lo. Nagtagpo muli ang aking mga mata ng isa-isa sa The Risen Glorified Son of God, Panginoong Hesukristo. Eksakto ang itsura niya tulad ng nakita ko sa kanya sa aking patuto kung paano nagpakita sa akin si Hesukristo. Sinabi niya sa akin, Joshua, halika. Dinala ako sa isang malaking screen. Isang kamay ang kumuha ng remote, binuksan ang screen at isang boses ang nagsabi, manod. Ang buong buhay ko ay naglaro sa malaking screen na parang pelikula habang pinapanood ko. Kung paano ako nilikha ng Diyos, ako ay nasa sinapupunan ng aking ina, hanggang sa aking pagsilang at bawat detalye ng aking buhay hanggang sa taong 2011 nakita ko ang sarili kong gumagapang, naglalaro sa mga mapanganib na lugar sa nayon noong bata pa ako. Nakita kong iniligtas ako ng Diyos mula sa maraming panganib na hindi ko makita habang lumalaki ako. Nakita ko ang aking sarili sa parang na nagpapastol sa kawan ng aking ama tulad ng dati. Nakita ko kung paano ako naghimagsik sa mga doktrinang Romano-Katoliko. Karamihan sa mga tao sa nayon kung saan ako lumaki ay mga Katoliko at nakita ko ang bawat solong tao sa screen. Ang kamay pagkatapos ay pinatay ang screen ng eksakto sa puntong ako ngayon taong 2011 sa aking buhay at ako ay namangha. Agad akong dinala sa langit. Ang aking kinabukasan ay ganap na nahayag sa akin, ito ay personal, tanging sa pagitan ko at ng Diyos. Sa langit, sinabi sa akin ni Jesus na hanapin ang mga taong nakita ko sa screen. Ang mga kaibigan ko sa nayon na nakasama ko sa paglaki at lahat ng iba pang kapitbahay na Katoliko. Walang tao sa langit, sinabihan akong tumingin sa lupa. Tiningnan ko, oo, nandoon sila. Hindi nila ito ginawa sa pagkasira. Nagsimula akong umiyak ngunit mabilis na sumabad ni Jesus, huwag ka nang umiyak, may pagkakataon pa sila sa panahon ng malaking kapighatian. Halika, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano nila sinasamba at pinupuri ang Diablo. Ang bawat doktrina ay ipinahayag sa akin at kung paano sila nagkamali, hindi sumasamba sa tunay na buhay na Diyos ako. Sinimulan kong ituro ang itinuro sa akin sa langit sa mga sumusunod na artikulo. Ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, mga katotohanan tungkol kay Jesus, ang Antikristo, katotohanan tungkol kay Maria na ina ni Jesus, simbahang Romano-Katoliko, pagmamahal sa pera, mahahalagang bloc ng pagbuo ng Kristyanismo at apostasya ng simbahan ngayon. Tingnan din isa, ang maling ebanghelyo ng kaunlaran ay umaakay sa milyon-milyon sa impyerno 2. Manunambat na mga lobo sa damit ng tupa, pakinggan ito mula sa akin at kung hindi ka sumasang-ayon dito, hilingin kay Hesukristo na kumpirmahin ito sa iyo. Walang tao sa simbahang Romano-Katoliko ang makakarating sa langit maliban kung sila ay magsisi at umalis sa halimaw. Tingnan ang apat na mabangis na kaharian gaya ng isiniwalat ni Daniel sa panaginip ni Nabucodonosor. Ang simbahang Romano-Katoliko ay ang lumang sistema ng pagsamba sa Babylon at ang manguusig sa lahat ng tunay na lingkod ng Diyos, at sinumang tao sa halimaw na ito ay hindi makikita ang kaharian ng langit maliban kung sila ay magsisi at aalis. Wala akong mapapala sa pagtatago nito sa iyo ngayon. Umalis ka sa halimaw magsisi dahil malapit na ang kaharian ng langit.